Papansin TV. Yan po yung abinida. Dito naman yung street na to. Ito po yung Gonzalo Street. Dito po sa Maytiapo. Doon naman yung kanto ng Ibinghilista. Ito naman yung Bintino Hardware Tools Trading. Kaya yung mga naghahanap dito, napakamura. Palatandaan lang ito, abinida. Tapos pag galing kang abinida, diretso ka lang dito sa Gonzalo Puyat Street. Ito po yung mga nakalagay rito, lalong lalo na rito, napakamura po. Kaya pastel na kayo rito. Ito yung mga product na nila, napakarami po. Iba't ibang klase ng mga produkto ang tabayanan niya. Si Papansin TV dito sa Bintino Hardware Tools Trading, matatagpuan lang po ito sa Gonzalo Puyat, dito lang po sa Maynila. Kaya ano pang hinihintay nyo, tuloy-tuloy si Papansin TV para mapansin nyo naman, makita nyo naman ang mga produkto dito sa Raon. Yan, napakarami po. Wala kay Papansin TV, maraming maraming salamat. Like po Papansin TV. Hello, what's up? Yes, sir. Sir, good morning, sir. Hello, sir. Sir, yung mga ganito, magkano po? Paganda namin, sir, na umaabot po is 9.5. 1 horsepower motor na po siya. Ang kinagandaan po is stainless body na po. Ang pinakano natin, tanke. Tsaka makapal po yung pagka stainless body. Oh, tapos, ito naman, ito, yung kagaya nito, ilang horsepower naman ito? Ito is 1/2 naman po, sir. Yung ganito namin 1/2, umaabot naman po siya dito ng 7.5. 7.5 siya. Tapos ano pa ito naman, yung mga kagaya nito? Meron tayong cross-cutter dito, sir. Meron tayong 4-stroke and then 2-stroke. So dalawang klase po yung cross-cutter natin na pwede po pilihan ng mga customer. Paganto po namin 4-stroke naman po, umaabot po siya ng 6,000. Anong pinakaibahan ng 4-stroke at saka 2-stroke? Ang 4-stroke po kasi, sir, 4-stroke po kasi is hulwalay po yung langis sa gasolina. Ang 2-stroke naman po, halo naman po yung langis sa gasolina. Okay, kaya ang recommended mo, mas maganda? Pinakamaganda, sir, kung pang commercial, pang matagalan, mas maganda pa rin si 2-stroke kasi mas malakas pa rin po yung pinaka-cc niya. Ang 2-stroke natin is umaabot ng 69cc kumpara kay 4-stroke na umaabot ng 49cc na po. 49. Magkaano naman yung 2-stroke na? Pag 2-stroke po natin, umaabot po siya ng 4.5. Tapos yung 4-stroke? 6,000 lang po, okay, sir. Okay, sir. Punta pa tayo rito sa... Ito naman yung mga anuhan ng gata. Yes, sir. Meron tayong coconut grinder, sir. Dalawang klase po siya. Bale, tatlong klase po pala siya. Meron tayong small, okay. Isang klase na 1/2, and then 1 horsepower. Dito, umpisa dito tayo sa small. Dito tayo sa ano, sir? 1/2 horsepower. Gantong 1/2 horsepower po namin, umabot po siya ng 5.5. 5.5. Tapos yung isa naman? Ito is 9,000 naman po. 1 horsepower po yung nakakabit sa kanya, and then belt tight na po siya. Yun yung heavy duty na siya. Yes po. Ito po yung pinakamura namin, sir. Yun naman yung mga sa palengke, makikita. Opo, sir, yung pinakamura kasi yung motor niya is sa washing, is assemble lang po. Maabot lang po ito ng 2.5. 2.5 siya. Yes po, sir. Meron din tayong mga rice mill dito, sir. Ayan. Oh, ito, mga rice ano ito, no? Rice mill, sir. Ito na yung rice mill. Ito yung pwede lang, oh. Yes, portable, sir. Ano yan? Pwede kung saan lang isasakay, ano? Ano yan? With generator o electric? Electric po siya. Ayun. Pwede po siyang kabitan ng mga... Generator? Makina. Opo, para kung sa provincial po natin, kahit hindi tayo gumastos ng kuryente, kasi, makina lang po yung ginagawa. Kasi yung iba ginagawang negosyo na, ano? Pag yes iba, po, sir. Yung ganyan naman, ilang horsepower naman yung ano yan? Depende po kasi sa motor na kinakabit ko sa kanya. Meron kasi kami 3 horsepower yung ganito. Ito kasi is umaabot ng 5 horsepower. Magkaano naman ito yung ganito po? Pag 5 horsepower naman po namin yung motor na nakakabit sa kanya, umaabot po siya ng 48,000. Tapos yung isa naman? Yung 3 horsepower natin na Taiwan, nag-rolly naman po yung brand, umaabot naman po siya ng 40,000. 40,000. Kung sakali ito, nabili ko ng mga taga-provincia, ano naman yung mga warranty ko? Service warranty lang po siya sa amin. Libre lang po yung gawa, maybe mga certain parts, yun lang po yung binabayaran. Yun lang. Tapos punta naman tayo rito. Ito, meron kayo rito yung mga generator naman po. Yan. Ito. Ano to? Diesel o... Gasoline. Ayan po. Ito po yung mga gasoline natin. Then, ito po yung mga diesel natin yung nasa baba. Okay. Umpisa tayo dito sa gasoline po. Yan, sir.
Meron tayong pinakamaliit, sir, ayun po yung nasa taas. Ayan, yung nakabox. Okay, opo. 850 watts, umaabot lang po siya ng 5,500. Ano yung kaya naman doon? Electric fan? Ilaw, TV, electric fan. Kahit mag-load po kayo ng tatlong electric fan, 20 na ilaw, tapos 2 TV. Yeah. Tapos ito naman, yung mga heavy duty. Ano yeah, meron tayong Toyohama and then milk tank po yung brand, sir. Ito po yung mga low budget natin, yung kaya ng ano. Portable budget, okay. Portable budget lang po siya, sir, pero quality. Meron tayong milk tank. Ang milk tank po namin na 3,500 watts na po siya. Kaya niya na magpa-under ng ilaw, TV electric fan, saka 1 horsepower na aircon. Aba, oo. Yan ang kagandahan ng ano yan. Tapos ilang ano naman ito? 3,000. Yung output, ilan? Max 3,500 siya. Maximum rated output niya is 3,000 watts. Yeah, 420. Yeah, 420 volts po siya. 50 to 6/3 po siya kahit any appliances may karga natin. Ganun din yung mga warranty dito rin sa inyo. Yes, sir, dito lang po. Kung minor naman po yung sira, nairarush naman po natin, pwede po kami yung mismong gumawa. Yeah. Tapos meron kayo naman dito. Ito naman yung mga air compressor po, sir. Okay, yung mga may vulcanizing shock naman, ano? Yes, sir. Yung mga mapipintura naman. Opo, yung ganito yung gamit. Meron tayong 1/4 and then 2H, 2 horsepower. Ito naman yung 1/4 na to. Ang 1/4 horsepower natin, 72 PSI po siya. Kaya na po niyang magkarga ng mga gulong na sasakyan. Paganto naman po namin, umaabot ng 9,000. Ito naman, yung malaki naman. Paganto naman po namin, 88 liters na po siya, 2 horsepower. 100 PSI, umaabot naman po siya ng 19,500. Tapos ayun naman yung pinakamalaki nyo. Yes, sir, meron kami reto. Ito, 150 liters. Paganto naman namin, umaabot ng 38,000 naman po siya. 3 horsepower naman po. 3 horsepower, ano? Yes, sir. Magkaano naman yung ganyan? Umaabot po siya ng 38,000, sir. 38,000. Meron tayong mga high pressure type yung nakatayo. Ito na yung mga pagkarwas kung gusto. Naman? Vulcanizing po siya sa vulcanizing ano? Malaki na po siya sa heavy equipment. Sa heavy equipment. Ito pala yung ano na, yung mga ginagamit na high-tech na ano. Yes, sir, meron kami 5.5 200 liters na po siya, 175 PSI. Powercraft po yung brand. Kapag ganito naman po namin, umaabot po siya ng 65,000. Lakit pala. Tapos ito, meron pa rito saka ano? This is ano naman po, sir. Ito naman po yung tinatawag nating concrete cutter. Ito po yung mga ginagamit sa mga construction site or sa mga kalsada kapag naghihiwa po sila. Oo, kagaya ng mga espalto, kung ano yes, naman, simento. Yan po yung ginagamit ko nila. Yan naman, magkaano po? Paganda naman po namin, gasoline po siya, 5.5 horsepower engine na po. Kapag ganito naman, sir, is umabot ng 55,000. Tapos ito, dito naman tayo. Ano naman ito? Rice mill din ito. Ito naman yung isa dito. Yung this is plate compactor naman, sir. Compactor. Ito yung ginagamit sa mga site. Pag nag-ano na po tayo ng mga lupa. Oo, yung sisiksikin mo na talagang yes, ano na. Yes, sir. Pantigdigan na po talaga siya. Ito, pang heavy duty na ano talaga ito. Yes, sir. Tapos yung ganyan naman, magkaano po? Umaabot po naman siya, sir, ng 60,000. 60,000. Plate compactor na po siya, sir. Yan. Tapos punta naman tayo dito sa mga tools nyo naman. Yan, meron tayong mga hand tools dito, sir, mga Allen wrench, yan. Pero ito, mga legit talaga ito, original po. Yes, sir. Ito, kagaya nito, yung Torx key nyo. Yan, meron tayong Torx key na star type na tinatawag na TS. Kapag ganito naman po namin, umaabot po siya ng 550 pesos. Tapos ito yung mga regular na ano? Regular Allen wrench. Ballpoint naman po siya, tapos long arm na rin po. Tapos itong mga flyers nyo naman. Opo, meron mo tayong mga sizes ng flyer. Ayan, meron po tayong 7 inches, 8, and then meron po tayong 9 inches. Kung mas ano po nila, meron tayo dito, sir, 3-in-1 na. Mas makakatipid pa ako rito. Yes, sir, kasi kapag bumili ka na isang piraso ng flyer natin, umaabot po siya ng 400 pesos. Pag bumili ka ng 3-in-1 natin, umaabot lang po siya ng 600 pesos. Ang laki ng tipid, halos 200 po yung ano eh. Malaki. Yes, sir. Tapos dito tayo naman siya, doon naman tayo, sir, ha? Ito, sir, anong tawag dito? This is, ano naman, sir, type changer naman po. Yan, yung mga nagpapalit po ng gulong sa mga vulcanizing shop. Ito po yung ginagamit nila. 60 inches hanggang 24 inches po yung maximum kaya niya po. Tapos yan, nagkakahalaga naman ang magkaano po? Pag ganyan po namin, umabot po ng 70,000. Maano rin pala. Yes, ito, sir. Kagaya rito, yung mga, ibig sabihin, yung mga light vehicles siya, pwede rito yung laki nito. Aba, si Sir, sir. Ayun, si Sir. O, shout out ka naman, Sir. Shout out ako dyan. Mga taga saan po kayo? Bakulod. Bakulod, batiin mo na sa Bakulod. Wala kay Papansin TV, o bisayain mo na. Abaling ako na mamaya. Ha? Okay.
Ano yung ano niya, yung reduce ng laki nito? Hanggang 24 inches sir, kaya niya, pwede siya magpalit ng gulong hanggang sa mga off-road na sasakyan na tinatawag natin. Yeah. Pakiulit-ulit yung price nito? Paganda naman namin na tire changer sir is 24 inches, umaabot po siya ng 70,000. Tapos mayroon ka rito pang heavy duty na ano? Yeah, magamit sir, may mga heavy. Pakala. Yes sir, 24 inches naman siya. Ito naman magkaano po? Umaabot po siya ng 5,500. Meron din tayo mga pambakas ng gulong sir, pang malakasan. Ito na yung sa ano ng gulong. Yes sir, ito naman yung manual na tinatawag natin na pambakas ng gulong. Umaabot naman po siya ng 6,000 pesos. 6,000? Yes sir. Ayan. Tapos may kasama na siya yung box, ano? Yes sir, kompleto na. Gagamitin na lang. Tapos dito naman yung jack, anong tawag naman dito sa kabila? Dito, meron tayo dito mga shockers sir. Ito yung mga ginagamit pang kabit ng mga bearing ng mga makina. Para nagpapantay po siya na hindi na po pinupukpok. Hindi pinupukpok. Anong tawag dyan? Shaft press. Hydraulic shaft press, yes. Ano? Yes, sir. Meron kami dito 20 tanner. Kapag ganito naman namin. Ilang ton naman yung ganyan? 20 tanner po siya, sir. Abo, ano pala yan? Malakas naman talaga yan. Yes, sir. Bali yan yung ganyan. Magkaano po? Umaabot po siya, sir, na 45,000, sir. Kung may magtatanong kung saan kayo matatagpuan, sir? Sir, dito po kami matatagpuan sa kahabaan ng Gonzalo Puyat Street, 630 Bentino Hardware Trading and Tools po. Tapos nagbubukas kayo, anong oras po? So, yung nagbubukas po kami dito is 6:30 ng umaga at nagpo-close po kami ng 6:30 ng hapon. Meron rin kayong page sa Facebook o ano? Para... Wala po. Pero makikita po kami sa mismo pinaka-ano ng Google. Yun, oo. Tapos yun, saan pa tayo sir? Doon naman tayo sir sa mga tawag ito, power tools. Ito, dito tayo mag-umpisa sa power tools. Ito sir, kagaya nito. Yan, meron tayong ito. Mga rotary hammer. Yan, jigsaw, barena. Yan, grinder kadalasan. Oo, oh, ito yung ano. Yan, meron tayong makita. Yan, 9556 and 9553. Dalawang model po siya sir. Ito makita. Ano makita? Ito naman makita yung magkano ito? Sa model po ng 9553 natin, umaabot po siya ng 3.5. Yan, legit yan? Legit, makita siya sir. Pwede mo siya dalhin sa mismong makita service center. Ako masisira kayo, may ano. May warranty po siya kahit dito po sa amin. Tapos meron pa kayo rito. Ang dami yung ano rito. Meron tayo dyan mga barena na tipid sulit yung mga presyo. Hindi naman gano'ng kamahalan pero good yung quality. Yeah. Ito napakabalot lang talaga kasi napakasid lang talaga. Yun, napakarami rito. Ito naman kagaya nito, electric planer nito. Yes sir. Pag ganyan namin electric planer na standy naman po, umaabot naman po siya ng 5,000. Tapos meron kayo naman rito yung grinder standy naman, magkaano po yung ganito? Depende sa wattage niya. Pag itong 750 watts natin, umaabot po siya ng 3,500. Kapag yung 620 watts naman natin, umaabot naman po siya ng 3,000 pesos. Kapag yung 900 watts natin, umaabot po siya ng 4,500. Yan. Tapos ito pa, ito meron kayo rito. Yung ano ang tawag dito? Barena. Skill hammer, pwede ano ma'am? Yes sir. Barena. Yes sir. Ano yan, 2-in-1 o ano? Talagang barena lang siya? Pag ganyan yung skill hammer natin kasi sir, this is a rotary hammer. Ginagamit po siya sa pangmatigasan. So kapag ganito namin, umaabot po siya boss ng 3.5. Ano yan, pwede siya kahoy, pwede siya siminto, sa bakal, ano lang? Pwede naman po, pang simento lang po siya sir, ginagamit. Kasi yung pang matigasan na pinabarena, na hindi na po kayo na literal na pinakabarena natin, ito na po yung ginagamit. Tapos yan, magkaano naman po yan? Umaabot po siya ng 3,500 sir. Tapos ulit, yung mga warranty ulit yan? Dito sa amin sir, lifetime service warranty, libre naman po yung gawa. Pag may nasirang parts, yun lang po yung babayaran. Okay, mayroon kayo rin dito. Ayan, mga partner sir, yan si Don Cheng, isa sa mga kinikilalang brand niya dito sa Pilipinas. Oo, ito na yung talagang pangmalakasan sir. Pangmalakasan, lalong-lalong sa panggilid ng motor, ano? Yes sir, this 48 volts Don Cheng. Oo. Umaabot naman po siya ng 7,000 pesos. Tapos ilan naman yung battery na kasama nito? Isa lang po yung kasama niyang battery pero lithium ion po siya and then brushless na po. Ayun ang kagandahan kasi brushless na siya. Yes sir. Yan, ang dami rito. Ito, meron kayo yan, rito, rotary M-top. Hammer. Rotary hammer. Meron tayong M-top na rotary hammer din dito, sir. 950 watts naman siya, pangmalakasan na rin. Kapag ganito namin, umaabot naman po siya ng 8.5. Yes, sir. Yan. Ang dami talaga rito. Sobra talagang napakarami. Meron dito, kagaya naman ito. Ayan, portable cutting tool naman po siya. Lithium ion cut-off machine na tinatawag. Kung maliitan lang po yung mga ipuputol natin, ito po yung kadalasan na ginagamit. Yeah.
Tapos lipat tayo, may nakita ko rito. Ito na yung mga pang-diina, yung mga pang-hibiduti na barina, ano? Yes sir, this drill press naman po. Depende po tayo sa size, sir. Ito, kakaya nito. Meron tayong ganito sir, na 20mm. Kapag ganito namin, umaabot po siya ng 18,000. 18,000, ito namang maliit na to? Ah, ito yung pinakamalaki sir, 1 horsepower naman siya. 1 horsepower yan? Yes sir. Yan naman magkano? 25mm hanggang di uno po yung pinakabala niya. Kapag ganito namin 1 horsepower, umaabot po siya ng 32,000. Ilan naman yung libreng bala yan? Wala pa po siya actually kasamang bala, sir. Ah, wala pa siyang bala. Opo, sir. Yan, meron tayong maliliit din dito, sir. Ito yung kadalasan lang. Yo. Makakaano so, meron tayong milk tank and then Power Max na brand. Kapag ganito naman namin na milk tank na 13mm po siya, equivalent to 1/2 naman po, yung pinaka shank niya para sa pinaka drill bit, umaabot na po siya ng 5.5. Tapos punta tayo rito, sir. Uy, kumakain lang. Okay lang, sige lang, sir. Okay lang, makikita ka. Invite mo sila, sir. Kain tayo. Ayun. 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 Tapos dito tayo, sir. Ito yung last natin, ha. Ito naman, yung mga... Pang ano naman ito? Ito naman yung mga ginagamit pang commercial na pang karwa, sir. Mga nakikita natin mga naglilinis sa sasakyan. Okay. Ito yung ginagamit, sir. Tapos siya magkano naman yung ganyan? Pag ganito namin kulay, ano sir, yung Kawasaki na red, umaabot po siya ng 6.5. 6.5? Yes sir. Tapos ito? Ito naman, pag yung Yamada natin na black, pag heavy duty yung pinaka-pop, umaabot naman po siya ng 7,000. Tapos pinaganda rin sir, pwede mo rin siyang kabitan ng makina. Ayun. Ito, may sample tayo. Kagaya sa mga provincial, pwede kang mag-delay pang malayuan. Ito yung ginagamit sir. Converta doon siya, no? Opo, sir. Makina na po. Yan naman, magkano naman yung ganyan po? Umaabot naman po siya, boss, ng 8,500. Aba, napakamura. Ito mag-business po, ano? Opo, sir. Yan, ulit yung mga warranty ulit yan. Service warranty lang din ulit, sir. Libre lang po yung gawa. If ever may masirang parts, sila po yung pinaka-binabayaran. Opo, sir. Maraming salamat, ha? Dito po ito, sa Bentino Hardware Tools Trading sa Gonzalo po yan. Invite mo ulit, sir. Ayan sir, welcome po kayo dito anytime. Everyday po kami nagbubuka 6:30 AM hanggang 6 PM ng hapon. Anong pangalan niyo po sir? Aldrin po. O sir, maraming salamat Kuya Aldrin, ha, mula kay Papansin TV. Thank you po.